Dumaan pa mga oras ng biyahe ay nakarating na rito si Natalie sa kumpanyang pagtratrabuhan niya at sabi ni HD, "Sige mahal, didiretso na din ako sa kumpanya ko. Ingat ka lagi ha, balitaan mo na lang ako." At sagot naman ni Natalie, "Okay po mahal kong prinsipe, ingat ka lagi ha." Na mga panahong iyon habang papasok itong si Natalie ay agad nga niyang nakita si Rex at nagulat ito kaya naman bigla niya itong niyakap ng mahigpit at sabi ni Natalie, "Oy Rex, saan ka ba nang galing? Nag-aalala ako sa'yo. May problema ka ba?" At dahil nga sa pagyakap ni Natalie ng mahigpit ay di nga mapaniwala itong si Rex na may mission ito kaya naman mas lalong umigting ang hangarin nito na mapasa kanya itong si Natalie at dakpin ito para makasama na niya. At sabi nito, "Natalie, ang totoo niyan, medyo nagka-problema kasi kami ng family ko kaya pumunta ako sa bukirin namin. Dahil sa sobrang busy ko ay di na ako nakapag-reply at nakasagot ng mga tawag mo. Pasensya na talaga Natalie ha." At pinagalit mong sabi ni Natalie, so yun lang pala yung rason pero hindi ka man lang nag-reply kahit isang beses. Pero dahil sa matagal kang nawala ay paparusahan kita at yun ang utos sa akin ng nanay ni HD." At pinagulat mong sabi ni Rex, "Ha? Nanay ni HD? Anong ibig mong sabihin? Bakit susundin mo ang utos niya?" At pinatawan mo sabi ni Natalie, "Di ka kasi nag-attend sa party kaya di mo nalaman ang mga katotohanan. Ang kumpanyang ito ay sakop ng Empire at si HD din ang may-ari nito at ang kanyang pamilya. Kaya pala ginawa nila akong CEO para matuto at salamat sa iyo na marami Rex dahil natuto talaga ako. Pero dahil sa matagal kang wala ay may iba nang naka-assign na magturo sa akin." At habang nagsasalita nga itong si Natalie ay balisa nga itong si Rex at sabi nito sa kanyang sarili, "Walang hiya, napaka walang hiya niyong lahat. Hindi ko inaasahan na ang kumpanyang ito ay pagmamay-ari rin pala ni HD at pinagsisilbihan ko siya. Hindi ako makapapayag ng ganito. Kung ganun ay tama lang na isa sa katuparan ko ang mga plano ko." At pinatawa namang sabi ni Rex, oo Natalie, tungkol dyan ay alam ko na yan. Okay lang din na iba ang magtuturo sa'yo kasi busy na rin ako simula ngayon. Marami rin kasi akong hahabulin pero may iba tayo Natalie, kailan ba ang kasal yung dalawa ni HD? At sagot naman ni Natalie, tungkol dyan Rex ay susunod na buwan na pero wala pang exact na petsa. Siguro mamaya ay pag-usapan namin dalawa ni HD dahil magkikita kami mamaya." At pinatawa namang sabi ni Rex, "Congrats my friend ha, deserve mo yan, basta i-update mo ko kung kailan ang eksaktong petsa ng kasal yung dalawa ni HD. Excited na akong makita kang nakasuot ng mamahaling gown na ikakasal rin sa minamahal mo." At pinasaya namang sabi ni Natalie, "Salamat na marami Rex ha, dahil nandyan ka rin palagi." Samantala sa kabilang banda naman, sa kumpanya ni Travis ay nagkatsikahan nga itong si Travis at Janela at sabi ni Travis, Janela, dahil sa sobrang mahal na mahal kita, pwede bang sumunod na tayo magpakasal nila HD at Natalie? I mean, ba't pa ba natin patatagalin ang mga bagay-bagay? Nasigurado na naman tayo, di ba? At sabi naman ni Janela, ha? Sigurado ako ba dyan, Travis? Sa totoo lang ay nagdadalawang isip ako pero sa ngayon ay nakakuha ko na rin ang point mo. Simula nang magkatabi tayong matulog, dun ko na-realize na ang sarap pala pag may kasama lagi, sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat segundo. At masasabi ko din ngayon sa iyo Travis na handa na rin ako. Handa na rin ako na magpakasal sa iyo. At dahil nga sa sinabi ni Janela ay masayang masaya nga itong si Travis, samantala sa kabilang banda naman, ito namang si Jean ay sinundo na itong si Jonah para dalhin sa kumpanya niya. At sabi ni Jean, oh Jonah my love, handa ka na ba para magkaroon ka ng trabaho? At pinasaya namang sabi ni Jonah, oo naman Jean, maraming salamat talaga. Kahit anong klaseng trabaho pa yan, basta sa kumpanya mo ay kakayanin ko. Hingin nga sa kalaman ni Jonah ay bibigyan nga siya ni Jean ng isang stressful na trabaho na susubok sa pasensya nito. Dumaan pa mga oras ng biyahe ay nakarating na nga mga ito sa kumpanya ni Jean. At sabi ni Jean, ito ang kumpanya ko Jonah at kasapi rin ito ng Empire. Simula sa araw nito ay bahagi ka na dito. At pinasayan mo sabi ni Jonah, maraming salamat talaga Gina. At ayun na nga, ng mga araw na yon ay mainatasan nga itong si Jean na magturo dito kay Jonah sa trabaho nito. At lumipas lang mga oras, simula na magsimula itong si Jonah sa trabaho niya ay hindi nga makapaniwala itong si Jonah sa hirap ng trabahong pinasukan niya.
Pero never naman itong nagreklamo at sabi nito sa kanyang sarili, ang hirap pala ng paperwork pero hindi ako susuko. Papatunayan ko kay Jean na deserving ako sa trabahong ito. Kahit anong hirap pa ito, kanong hirap pa ng trabahong ito, kakayanin ko. Kaya dumaan pa ang mga oras na kakatrabaho ni Jonah ay natapos na din ito at agad naman siyang pinuntahan ni Jean. Habang pagod nga itong si Jonah ay sabi ni Jean, "Oh Jonah my love, kamusta ang trabaho mo ngayon? Kamusta ang unang araw mo?" At pinangiti namang sabi ni Jonah, "Ang totoo Jean, to be honest ha, nangangapa pa talaga ako dito. Lalo na sa pagbubuhat na mabibigat ng mga papel na nakatambak, sa paglipat-lipat ng mga gamit at sa pag-aayos ng mga data. Ang totoo, ang hirap pero syempre, di ako susuko dahil sobrang blessed na ako na magkaroon ng trabaho na ganito na walang ano-ano ay nakapag-umpisa na agad ako." At pinasaya namang sabi ni Jean, "Masaya ako Jonah dahil masaya ka na sa trabaho mo. Huwag kang mag-alala, habang tumatagal naman ay mas magiging mas madali na rin sa iyo ang lahat at tiyak masasanay ka na rin sa trabaho mo." At dahil nga sinasabi ni Jean ay bigla nga niyakap ni Jonah itong si Jean. At bigla namang napatigil itong si Jean at sabi ni Jonah, "Salamat talaga sa iyo Jean ha. Kahit anumang hirap po o stressful ang trabaho dito ay wala akong pakialam. Ang importante sa akin ngayon ay lagi kitang makikita at makakasama sa kumpanyang ito." At dahil nga sa mga pinaramdam ni Jonah kay Jean ay masayang masaya nga itong si Jean. Samantala sa kabilang banda naman ay pumunta na nga sa isang game event sina Jeff at Averlyn para manood ng laban ng mga idolo nilang gamer at streamer. At sabi ni Jeff, "Ang swerte natin Averlyn dahil masaksihan natin sa araw nito ng personal ang labanan ng mga ludi natin." At sabi naman ni Averlyn, "Oo nga Jeff syempre excited na ako na manalo ang idol ko at matalo ang idol mo." Habang tumatawa ng ito na malakas at pinatawa naman sabi ni Jeff, "Syempre no, mananalo ang idol ko kaysa sayo." At sabi naman ni Averlyn, "Nope, mas magaling kaya ang idol ko kaysa sayo." At pinatawa naman sabi ni Jeff, "Ganito na lang, pag manalo ang idol ko ay hahalikan kita sa mga labi mo. At kung matatalo naman ako ay sasampalin mo ako." At pinatawa namang sabi ni Averlyn, "Sigurado ka ba dyan? Sigurado ka ba na sasampalin kita? Alam mo ba na masakit akong manampal?" At pinatawa namang sabi ni Jeff, "Okay lang Averlyn, basta ikaw lang ang pwedeng manampal sa akin." At ayun na nga, na mga araw na yun ay masayang masayang ang dalawa na nanonood sa laban ng mga idolo.